ang Diyos pa rin nakakaalam doon kung saan hahantong yung kasalanan natin. Bawat isa sa atin may mga kasalanan, kung ano ang kasalanan ng bawat isa sa atin, kung ito ba'y hahantong sa kamatayan at ito'y hindi hahantong sa kamatayan kasi merong kasalanan ganun, sabi ng Diyos sa ibang verse. Kaya sinabi naman niya dito, huwag kang matulo pang hindi kahatulan ng Diyos. Kasi ang Diyos ang tagahatol eh. Ni Jesus Kristo nagsabi, hindi ako ang tagahatol, may tagahatol, sabi ni Jesus. Si Jesus mismo nagpatutuo eh. Kasi hindi nga siya Diyos eh. Ang pag-akala ng ilang Diyos siya, oo, alak siya ng Diyos, pero hindi siya Diyos. Mayroong nakakataas sa kanya ang Diyos, ang kanyang amang nasa langit. Kasi sabi niya, sabi ng ibang mga tao, ano tong taong to, sinabihan si Jesus na matuwid at ano ba, ang gawain niya ay hindi siya nagkakasala ba? Sinagot siya ng mga, sinagot niya ang mga tao, sinabi niya na walang matuwid liban sa Diyos, sinabihan niya ang mga tao. Walang matuwid liban sa Diyos. Kaya ang si Jesus mismo nagsabi niya na walang matuwid liban sa Diyos. Kaya makapangyarihan talaga ang Diyos. Kaya sabi niya, hindi ako ang taga, walang nakakaalam sa araw na yaon sa paparito nila. Kasi ang Diyos lang ang magpapasya eh. Ang Diyos, ni ang mga banal na anghel ng Diyos, ni si Jesus Kristo, ay walang alam sa pagparito nila. Pagpunta dito, pagbabalik nila, ang Diyos mismo lang ang nakakaalam. Ang Diyos ang magpapasya. Kaya ganun. Kaya maniwala tayong may Diyos na makapangyarihan sa lahat ng offense by spaceship. Matakot na tayo sa Diyos. Ang gawain mo kasamaan, dapat na talaga matakot sa Diyos. Kasi hilhadis talaga ang papuntahan ng mga gumagawa ng gayon. At saka, ang Diyos pa rin nakakaalam, bawat isa sa atin, sabi ng Diyos, na bibigyan ko kayo ng gantimpala ayon sa inyong mga gawa at papalusahan ko kayo ayon sa inyong mga gawa. Kaya ang Diyos ang magpapasya, hindi ang tao. Kaya ang Diyos pa rin nakakaalam kung ano ba talaga ang ibig niya sa atin, kung ano, kung ikaw ay totoong mananampalataya sa Diyos, maaaral ka ituro mo ang salita ng Diyos ng libre. Kasi si Jesus Kristo libre namang nangaral eh. Nagturo sa salita ni God eh. Bakit ikaw humihingi ka ng pera, sabi mo na pang-abuloy ng mga ganyan-ganyan? Huwag ganyan. Kasi ang tao kasi may kusa eh. Iba yung kusa. Kung nagbibigay siya sa iyo ng tulong na ganun, tanggapin mo. Huwag yung ikaw na hihingi ka para sa churches mo na lumalaki at yumayaman. Kayo ang pinakamalaking churches dyan, pero ang gawain naman kasamaan. Kaya ganun, sinungaling corruption. Kaya hindi ka lugod-lugod sa Diyos yun. Hindi nakikita ng Diyos yun na ano yun, ang gawain ninyo ay panglilang ng kapwa. Kaya sabi ng Diyos na magsisilapit sila na animoy tupa, pero ang totoo ay mababangis na asong gubat. Ano, magsisikalat ang kanilang mga bangkay sa langsangan at kakainin ng mga ibon ang kanilang mga bangkay. Sabi ng Diyos yan eh. Sa mga taong ayaw kumilala sa Diyos ha. Pinapauna ang salita ng Diyos para tayo ay maligtas ba? Para tayo ay magbago. Kasi walang lingid sa Diyos, lahat ay lantad eh. Walang nakakatarok sa pag-iisip ng Diyos. At walang hindi mapangyayari ang Diyos. Ang Diyos mismo ang may alam niyan eh. Ang Diyos mismo may sabi niyan. Hindi si Tess, dahil si Tess ay makasalanan din tulad ninyo. Kaya tandaan natin yan. Kaya kayo na mismo magbulay-bulay para makilala ninyo ang Diyos, si Jesus Kristo. Magbulay-bulay kayo ng, kung sa tingin ninyo ang leader ninyo sa simbahan ay tawag nito, ay hindi kalugod-lugod ang ginawa niya, gawain niya. Alam mo yung kung corruption siya o ano ba yung
chismoso siya o ano siya, yung pakialamero sa mga kapwa na may buhay, tumigil na itigil nyo na ang pananamba ninyo kasi dahil hindi nga tayo maliligtas. Dahil kung ano ang gawain ng inyong, sa loob ng inyong churches, ay ayun din ang, ano yun? Kung ano ang inyong inihahasik sa inyong kapwa, ay siya rin ang inyong aanihin. Ang Diyos ang may sabi niyan, hindi si Tess talaga. Kasi si Tess ay makasalanan din tulad ninyo. Pero walang imposible sa Diyos. Kung tayong lahat ay lumapit sa Diyos, tayong lahat ay maliligtas. May kaligtasan, mga friend. Yung buhay niya na natin, isa ng pagpapala to sa Diyos. Kung pagpapala ang pag-uusapan, buhay natin, mga friends, prize, friendships, pagpapala na isang pagpapala na namula sa Diyos niya. Kaya ang Diyos pa rin nakakaalam. Continue tayo. Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto ng bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung humihingi ng tinapay?